Batangas, mapapribado o pampublikong eskwelahan man simula bukas. Gayun din sa lalawigan ng Bohol, pati pasok sa mga opisina sa Biyernes, sinuspindi na rin. Sa Cebu, wala na rin pasok sa lahat ng antas hanggang Biyernes. Gayun din sa lalawigan ng Leyte at Surigao del Norte. Iba yung paghahanda po ang ginagawa na ngayon sa Leyte. Doon po posibleng una maglandfall o tumama sa kalupaan ang paparating na malakas na bagyo na yan. Nandun na po sa Palo sa may Leyte si Micaela Papa. Live po ito. Micaela. Mike, naghahanda na para sa bagyong Yolanda ang lalawigan ng Leyte, lalo na kanina umaga ay nakatikim na rito ng masungit na lagay ng panahon. Maaga pa lang bumuhos na ang ulan sa Tacloban, Kabisera ng Leyte. Pahirapan ang pagsakay ng mga pasahero ng eroplano, bit-bit ang mga payong. Naapektuhan na rin ang visibility sa paligid ng airport. Pero hindi pa raw ito pagbabadya ng bagyong Yolanda na inaasahang bukas papapasok sa Philippine Area of Responsibility. At ilang sandali lang, naging maaliwalas uli ang lagay ng panahon. Pero tuloy ang paghahanda ng lalawigan sa pagdating ng isa sa pinakamalakas na bagyong tatama sa Leyte sa loob ng ilang dekada. Nagpulong na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinaghahandaan daw nila ang posibilidad na mas malala pa sa bagyong Pablong tumama sa Davao Oriental noong nakaraang taon. We will try to put something, mga heavy equipments doon ng province o kaya ng DPWH. Standby doon sa airport para to clear the runway and the roads. May mga inilaan ng mga evacuation sa mga coastal barangay at landslide-prone area sa Tacloban. Binabantayan din ang ilang bayan sa Hilagang Leyte tulad ng Babatngo, Barugo at San Miguel. Gayon din ang mga malapit sa mga watershed ng Binahaan, Dagitan at Kadakan. Mike, sa mga sandaling ito ay maganda ang lagay ng panahon dito sa Palo, sa lalawigan ng Leyte. Gayunpaman, suspendido na ang klase sa buong lalawigan simula bukas. Yan ang anunsyo ni Governor Dominic Petilla kanina. At simula bukas, ito ay para magkaroon ng panahon para ihanda ang mga silid-aralan na magsisilbing evacuation center. Ang suspension ay magtatagal hanggang Biyernes kung kailan inaasahang papasok na sa maglalandfall na ang bagyong Yolanda, Mike. Maraming salamat, Micaela Papa. Balot ngayon ang pangamba ang mga Boholano dahil hindi pa man sila lubusang nakakabangon mula sa trahedya ng Lindol. Ay nakaamba naman ngayon ang pananalasa ng parating na bagyo. Kamustahin po natin ang mga paghahanda doon sa live na pagtutok ni Bam Alegre. Bam! Meron itong sinkhole sa ating likuran ay patunay daw na malambot ang lupa sa ilang bahagi ng Bohol dahil sa lindol. Paano pa kaya kung biglang umulan? Kaya pinaghahandaan na ng Bohol ang paparating na bagyong Yolanda. Narito ang ulat. Isang malayungib na butas ang bumulaga sa Taloto District dito sa Tagbilaran City matapos ang lindol. Dahil sa sinkhole, biglang gumuho ang manukan malapit kina Mang Adelo. Sa kabutihang palad, ligtas ang kanyang pamilya at bahay. Maging ang alaga niyang mga tandang, sina San Pedro, at ang pinangalanan niya kamakailan na Lindol. Pero ngayon paparating ang bagyong Yolanda, nangangamba siyang muli. Pamilya namin, ilipad doon. Nga hindi gaano mapiktuhan sa bagyo. Lumikha ng iba't ibang mapa ang lokal na pamahalaan ng Bohol para magsilbing babala ngayon parating ang bagyong Yolanda. Tukoy na ng mga otoridad ang mga bayan sa Bohol na nagkaroon na ng landslide, pati mga lugar na sinasabing malapit sa mga landslide-prone areas at tsunami. The guidance na yung mga lupa na nagkakaroon ng opening from the earthquake, these are danger zones when it comes to water, meaning ang kalaban dito tubig. Patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang munisipalidad at rescue teams. Salamat sa tulong ng marami, sapat daw ang supply ng pagkain sa ngayon. Ang inaasikaso nila, ang shelter ng mga Boholano, lalo na ang mga evacuee na nagdaang lindol. We have advised them already to ligpit muna yung mga tents, look for shelters naman na stronger. Before, ayaw nilang pumasok sa stronger shelter dahil sa lindol ngayon. Doon muna sa mga shelters. Sa kabila nito, ngayon lang nagpatuloy ulit ang klase sa mga paaralan mula nang magkaroon ng lindol. Sa Lourdes National High School sa Pangalawa, Bohol, excited ang lahat sa flag ceremony. Nagkaroon din ng stress debriefing ang mga guro sa mga mag-aaral. Ay importante yan sa mga estudyante, lalo na yung ngayon pa nakaranas ng lindol sa kanilang buhay. Masayang masaya kasi
makapag-aral na rin kami at makikita ko na rin ang mga kaklasiko. Sa Obohan, Tagubaas Elementary School naman sa bayan ng Antequera, sa tent muna ginawa ang klase dahil nawasak ang ilang gusali at may malaki pang bitak sa lupa. Sa Santa Cruz Elementary School sa Maribohok, kinansela ang klase dahil 20 lang ang pumasok sa halos 500 mag-aaral. Ayon sa DepEd Bohol, 243 na paaralan ang naapektuhan ng lindol at 14 ang nawasak. Mel, sa kabila ng mga balita nating balik eskwela, wala na naman pasok bukas dito sa Bohol, sa Webes. Hanggang Biyernes yan, all levels, both public and private schools. At narito na rin sa Bohol ang Kapuso Foundation para mag-abot ng tulong sa sino mang mangangailangan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Mga Kapuso, ulit-ulitin po namin ito. Hindi kami magsasawa, hindi po natin dapat ipagsawalang bahala ang mga inilalabas na mga babala sa papalapit na malakas na bagyo na yan. Super typhoon na ang pangalan sa ngayon ay Haiyan. Pero pagpasok niya ng Pilipinas, Yolanda na po yan. Tandaan po natin na ilan sa mga pinakamatinding bagyo ay humagupit at puminsala sa ating bansa kung kailan papatapos na ang taon. At ang lakas sa ngayon ng super typhoon na tinatawag na Yolanda pagpasok sa Pilipinas, tulad ng sinabi ni Mang Tani kanina, ay kaya pong magpataob ng mga malalaking puno at kayang paliparin ang mga bubong ng mga bahay. Narito ang pagtutok ni Cara David. Ilan sa mga tumatak na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas ang bagyong Loleng noong 1998 na kumitil sa buhay ng mahigit 300 tao. 2004, nanalasa naman ang bagyong Yoyo. 2006 naman ang hagupitin ng bagyong Paeng ang Northern Luzon. Ayan o baby, hindi lang yan gaulo. Sinundan ito ng bagyong Rimeng kung saan mahigit 700 ang nasawi. Ipinakita naman ang bagyong Pablo noong December 2012 ang bangis ng 175 kilometers per hour na hangin. Pero nitong Oktubre, pumasok pa si bagyong Santi na mas malakas pa sa bagyong Labuyo sa taglay na hanging 185 kilometers per hour. Lahat ng mga bagyong ito labis na naminsala, nabansagan pang super typhoon ang ilan. Pero sa kategorya ng pag-asa, walang super typhoon. Mga taga-media lamang ang unang nagbansag nito sa mga napakalakas na bagyo. Pero kalaunan, inilalarawan na rin ang pag-asa na super typhoon ang mga bagyong umaabot ng 215 kilometers per hour o higit pa ang lakas ng hangin. Sa Pilipinas kasi, tatlo lamang ang uri ng mga bagyo at base ito sa lakas ng hangin at hindi sa dami o lakas ng ulan. Sa kategorya ng pag-asa, tropical depression ang bagyo na may lakas ng hanging aabot sa 63 kilometers per hour. Mas malakas naman dyan ang tropical storm. Typhoon na ang tawag kapag lagpas 118 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Pero ang ibang weather monitoring center tulad ng Joint Typhoon Warning Center ng Amerika, may kategoryang super typhoon. Ito yung mga bagyong lampas 240 kilometers per hour ang taglay na lakas na hangin. Ang papasok na bagyong Yolanda, super typhoon na sa kategorya ng JTWC. Sabi naman ng pag-asa, oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, baka umabot pa ng signal number 4 o lagpas pa ang itaas na babala sa ilang lugar. Grabe yung destruction na yung mga matatangay pati ang mga puno na matatanggal yung mga pananim and then yung mga bubong matatanggal. Ganun siya kalakas. At hindi lang matindi ang hanging dala ng bagyong Yolanda, malakas din ang ulang ibubuhos nito. Medyo malaki na po yan. Kung maglandfall po muna dyan dito sa area po ng Eastern Visayas, sa laki po niyan, aabutin niya rin po yung area ng Mindanao at ilang bahagi po ng Southern Tagalog. Kaya naman maaga pa lang binubugbog na tayo ng paalala ng mga otoridad. Maghanda at maging alerto. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Tinututukan na rin ngayon pa lang ang mga bahaing lugar sa Metro Manila. Para iwas disgrasya sa pananalasan ng bagyo, ay pinagbabaklas na rin yung mga higanting billboard. Nakatutok si JP Soriano. Sa lakas at lawak ng tatamaan ng papasok na bagyong Yolanda, pati ang Metro Manila kasama sa mga nanganganib na maapektuhan. Kaya ngayon pa lang, naghahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa posibleng epekto ng bagyo. Sinimulan na kanina ang pagbaklas sa naglalakihang billboard sa EDSA para iwas disgrasya sakaling bayong hindi ng malalakas na hangin ang Kamaynilaan. Tinututukan na rin daw ng MMDA ang flood-prone areas sa Metro Manila, partikular ang Camanava o Caloocan, Malabon at Valenzuela.
isang barangay Rojas sa Quezon City sa mga itinuturing na flood-prone areas o pinakamabilis bahain kapag tuloy-tuloy ang pag-uulan. Kaya ngayon pa lang ay naghahanda ng barangay na ito sa posibleng epekto ng bagyong Yolanda. Naka-standby na ang mga rescue boats ng barangay. Ang mga residente, alam na rin daw ang gagawin matapos idaos dito noon ang ilang flood drills. Meron tayong aside from yung warning system, ito, mamonitor namin kung gaano kabilis sumakit ang tubig. Nanggakit ng mga gamit sa taas para para pag in case na tumaas man yung nakahanda na kami. Ang MMDA Flood Control Center, 24 oras daw na binomonitor sa mga CCTV ang mga tinaguriang critical areas tulad ng Marikina River Marcos Highway, Araneta Avenue Creek o Talayan Creek at Manggahan Floodway. Kaya mas pinaigting daw ng MMDA ang kanilang paghahanda ngayon. Hindi ko din discount yung possibility na yung diameter niya pagtawid papuntang West Philippine Sea may epekto. Siniguro rin ng MMDA na maayos na gumagana ang 51 pumping station sa Metro Manila na hihigop sa baha palabas ng mga ilog at Manila Bay. Pero sana raw, di sumabay sa high tide ang bagyo. Nakaalerto na rin daw ang MMDA sa posibleng pagbaha sa South Metro Manila gaya ng Parañaque at Muntinlupa kung aapaw ang Parañaque River tulad ng maranasan ng habagat at bagyong Maring. Pati pag-apaw ng Laguna de Bay, babantayan din dahil apektado rito tiyak ang maraming lugar sa Metro Manila gaya ng Taguig, Pateros at Muntinlupa. Kung talagang ganong kalakas, sana wag mangyari, baka pati maagang pagsususpend ng klase, rekomenda natin. Paalala ng MMDA sa local government units, ihanda na ang evacuation centers at rescue personnel at equipment. Sa oras naman ng isang emergency, pwedeng tumawag sa MMDA hotline. JP Soriano, nakatutok, 24 oras.